Magandang araw sa panibagong survival tips na naman mula kay Kuya Muek at ang Talking Monkey ng Scouting. So, siguro naman lahat familiar na sa tinatawag nating go bags. I suggest na magkaroon din kayo ng compass sa loob ng inyong mga bag. At narito ang suot-suot ko, ang tawag dito ay Silva Compass. So, ano may tutulong ng Silva Compass? Maaari niya kayong magabayan para matunpon yung mga tamang direksyon, hindi sa pagmamahal or sa pag-ibig, at tamang direksyon tungo sa kung saan yung mas ligtas or i-announce ng ating mga authority, yung mga safe zone, safe areas, or mga evacuation areas. So ito, pag-aralan natin ano ang Silva Compass. Sa Silva Compass, makikita ninyo, meron siyang base plate kung tawagin. Okay, so ang tamang paghawak ng Silva Compass, narito. Ganito dapat, pantay sa iyong dibdib at syempre nakatutok sa iyong harapan. Yan. Sa Silva Compass, merong mga ilang arrows dito na nagtuturo ng mga ilang direction din. Unahin natin yung arrow dito sa base plate na tinatawag. Yung arrow dito, ito yung tinatawag nating direction arrow. Okay? At sa base plate din, meron din siyang matatagpuan na lens. Okay? Yung lens na to, makakatulong to sa mga ilang bagay. Lalo na pagdating sa fire making. Another survival technique. Okay? And then, pasok naman tayo sa dial. At pag sinabi nating dial, ito yung narorotate natin or naiikot dito sa parte ng Silva Compass. Sa dial, makikita ninyo, meron ding ilang arrows dito. Okay? Meron tayong magnetic arrow. So, itong magnetic arrow na ito, lagi itong nakatutok. Okay? Sa magnetic north. And meron tayong orienteering arrow na kung saan magiging gabay din at tulong din para matuntun natin yung mismong gusto nating tunguhin. Okay? So, dumako na tayo. Paano natin gagawin yon? Una, halimbawa, merong direction na binigay sa inyo. Okay? Sa dial, makikita natin yung mga degrees. From 0 degrees to 360 degrees. At nandito rin yung apat na major directions. Ito yung north, south, east, and west. So halimbawa, meron kayo narinig sa radyo na dito kayo pwedeng pumunta dahil ito ang ligtas na lugar. Nagbigay ng coordinates or ng direction. Sabihin na natin na 90 degrees. Ang 90 degrees, automatic, ito yung east. Okay? Kung hindi tayo familiar sa finding direction without compass, and then meron kayo sa go bags nyo itong Silva Compass or any kind of compass, madali ninyong matutuntun yung east. Pero using of the Silva Compass, hanapin lang natin si 90 degrees, rotate natin, itutok natin si 90 degrees kay direction arrow. Again, si direction arrow, ito yung arrow na nandun sa base plate. So 90 degrees, okay. So yan, nakaturo na siya. Nandun na ba? Masisiguro na ba natin na doon papunta yung direction? Okay? Just to confirm the directions, kailangan natin pagtapatin yung head ni magnetic arrow at ni orienteering arrow. Again, yung ulo ng magnetic arrow at ng orienteering arrow. So, paano natin gagawin yon? So, kailangan nakapantayan chest level. Okay? And then, tayo ang gagalaw, hindi yung compass. Tayo ang gagalaw para pag naka-face na tayo doon, hakbang na lang ang gagawin natin. So pagtapatin natin ang head ng magnetic arrow at orienteering arrow. So kailangan kong umikot. Okay? So pag napagtapat ko na ito, ayan. So kung mapapansin ninyo, medyo nakatalikod na ako bahagya sa inyo. Pero ito kasi yung direction na tinuturo ng compass. Sabi rito sa compass, ito ang 90 degrees, ito yung papunta sa east direction. So paano ko masisiguro na yun yung east? Dahil sa tulong yon ng magnetic arrow at orienteering arrow. And then kapag napagtapat ko na ang dalawang arrow na yon, magfo-focus na ako dun sa tinuturo ng direction arrow na kung saan nandun sa base plate ulit. So again, ito ang Silva Compass. Sana nakatulong ito sa inyo at maisama nyo ito sa inyong go bags. Ito ang survival tips mula kay Kuya Muek, ang Talking Monkey ng Scouting.